YouTube channel at sa mga solid viewers ko sa video kong ito, welcome po ulit at may mga bago tayong video. Wait muna, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, just click subscribe muna and then like mo na rin and then i-share mo kung may natutunan ka ng bagong kaalaman. At don't forget to hit the notification bell para update ka sa mga bago kong video. So everyday nag-create tayo ng mga video at more on technology, more on laptop. So I hope this video na makatulong sa inyo about sa inyong personal or technical problem about sa inyong laptop. And then hindi lang po sa laptop, so marami po siyang category na pwede kayong mabigyan ng information about. So ano pa hindi na yan? Let's go! Okay, so this video, tuturuan tayo paano gumawa ng ating account or computer account sa ating PC or sa laptop. So, siya ay old version ng Windows. Siya ay Windows 7. So, sa Windows 7, papakita ko muna kung yung iba nananatili pa rin sa Windows 7 ay pwede pa rin kayong gumawa ng sariling account. Pero advice ko sa inyo, mag-migrate na kayo from Windows 10. Kasi nga, Windows 7 is hindi na po siya available sa internet ang updates niya. I hope na nakatulong yung idea. So, nung 2009 pa siya, 2019 pa po siya na-expired. So, wala na po tayong updates from Windows 7 this year. So, kailangan i-migrate nyo na po yung inyong Windows sa Windows 10. At kung gusto nyo magpa-migrate, kung kayo ay taga-Pinamalayan, ako po ay technician, willing po akong i-upgrade or i-migrate yung Windows ninyo from Windows 7 to Windows 10. Okay po. So, comment na lang po kayo doon sa ating message box kung kayo ay may personal na kailangan. Anong katanungan sa inyong computer, may mga katanungan kayo. Okay, so let's proceed dun sa ating video. And then sa next video ko, yung paano mag-create ng account naman sa Windows 10, Windows 8, and Windows 10. Pero mas maganda, Windows 10 na lang tayo. So magkaiba kasi sila sa paggagawa ng account. Okay, ang purpose kasi ng paggagawa ng account is, halimbawa, hindi gumagana yung ibang mga icons, yung mga buttons, or infected na siya, especially infected siya sa computer, virus. So, kailangan natin i-abandon yung account. Kailangan natin i-abandon na ito kasi nga, marami ng malicious na pumasok sa computer account na ito. So, pag gumawa ka ng computer account, magkaiba sila po. Ibang dimension na po siya, or ibang division na siya. So, kung itong account ay infected, tapos yung ginawa natin na bago is hindi infected, so, dun tayo lilipat sa hindi infected. Pwede na rin natin i-abandon itong account natin o i-delete na natin yung account. And gumawa tayo ng another account para sa other user kung gusto niyo. Gumawa kayo ng another account para sa inyong personal account and then dun sa guest account ninyo. Pwede kayong gumawa na. So, yun yung purpose kung bakit nakakapag-create tayo ng different account or numbers of account dito sa ating computer. Okay, so hindi naman maganda kung madaming account eh. So maganda, two lang. Isang personal account for the owner at isang guest account for yung manghihiram or gustong mag-entry para meron silang, may lugar sila para makapag-operate ng kanilang task. Ayan. So sa Windows 7, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng account. Magmamanually tayo, okay? So first, click natin yung start button, yung start. Ito, napakadali lang. Click natin itong computer. Oh, no, sorry. Click natin itong control panel. Ayan. Click natin control panel. And then, lalabas itong control panel. So, dito nakalagay yung ating mga settings. So, kung security, network, internet, hardware, ang problema, program, pagtatanggal, user accounts, appearance, and personalized, clock, language, and region, ease access. So, pwede kayong pumunta dyan para i-config kung ano yung mga pangangailangan niyo. Depende dun sa category ng problema ng computer niyo. So, tayo ay pupunta sa user accounts kasi nga ang concern natin is yung pag-create ng account. So, click natin user accounts and family safety, another. Click natin user accounts. And then,
click natin yung manage. Ayan, manage another account. So pag manage another account, ayan. So ayan. So may mababasa tayo dito ng create new account. Sorry, nag-dizzy yung ating camera. So create new account, click natin siya. And then ang lalabas dito, bakit mayroon two option, standard user at administrator? Papaliwanag ko sa inyo ito. Yung standard user nandito naman, oh, meron naman siya. Standard user, user can use mass software change system settings that do not affect other user the security of the computer. So ang purpose ng standard user, limited yung access niya doon sa mga bagay-bagay mo or yung personal settings mo sa iyong computer. Hindi siya makakapasok, hindi rin siya makakapag-create ng account niya. Bakit? Kasi standard user siya, hindi siya fully access dun sa iyong system. Kung administrator ka naman, ang pinili mo yung administrator, have completed or complete access to computer, lahat magagawa mo. Walang permit, walang tanong-tanong, walang authorize only. So yan. Pag nag-standard user ka, ito kasi ginagawa lang nating standard user para sa mga guest account natin. Kung ikaw owner, administrator ka syempre, huwag kang magpapa-entry sa administrator kasi yung user na yun ay pwedeng baguhin ng settings ng computer mo. Pwedeng may gawin siyang pagbabago na hindi mo alam. Ayun. Okay. So, kung gagawa ka ng second account, make sure administrator. Kung gagawa ka ng guest account, make sure naka-standard user. Yun yung difference ng dalawa. So, dapat alam din natin yung difference. So, administrator kasi nga, itong client na to, i-abandon na natin kung siya infected. Okay? So, administrator tayo. Kung gagawa kayo ng guest account, eto. Okay. So, okay. Let's proceed. Click natin yung create. So, wala pa pala tayong nailagay na name. Sorry naman. Lagay tayo ng name. Halimbawa, pangalan nyo na ilagay nyo kasi kayo may-ari. Pwedeng owner. Example ko to, owner. Ah. Ayan. Pwedeng malaking letter, pwedeng maliit. Depende sa inyong style. And then, create na natin. Ayan. So, ito yung owner. So, pansinin nyo, pwede nyo siyang lagyan ng password. Paano maglagay ng password? I-double-click natin tong owner. Double-click. Nang left-click natin. And then, pwede kayo magpalit ng name. Again, create ng password. Change ng picture. O, yun na lang muna. Pwede nyo i-delete yung account. Okay. So, create tayo ng password. Okay. Example lang ako na. 1, 2, 3. Pwede kayo maglagay ng password. Pwede hindi. Pero kung marami importanteng files na ayaw nyo mapakilaman, just maglagay kayo ng encryption key. Talagang kailangan nyo maglagay para walang maka-access dun sa computer ninyo. Okay. Password hint. Ito yung palatandaan na maaalala nyo yung password. Hindi yung relate dun sa password, kundi maaalala nyo siya kapag nalimutan nyo yung password. Halimbawa, 1, 2, 3, nilagay ko naman. Ang inilagay ko sa 1, 2, 3, ang password hint ko siya ay ABC. Mali pala, ABC yan. ABC. Ayan. So, parang nagmamatch siya doon. Or nagpaparelate sa akin. Or nagpapaalala sa akin na parang ito yung password. So, gumawa kayo ng unique na password. At then, gumawa kayo ng password hint na maaalala nyo yung password nyo. Okay. Create na natin siya. Ayan. So, malalaman mo kung password protected siya or not. Ito. Balik tayo. Back. Ayan. Back na tayo. Ayan. Tignan mo yung client natin. Yung old account natin. Ito yung latest account natin or new account natin. Password protected. Malalaman mo siya kung siya ay may password o wala. Kung meron nakalagay na ganito. And then, hindi ka rin naman makakapasok. Siyempre naman. Kung merong password. Dun mo rin malalaman. Okay. So, created na yung account natin. Ang gagawin na lang natin is ibubuksan na lang natin siya. Papaano? Hindi pa siya kasi open. May account lang tayo pero hindi pa siya po, hindi pa pwede siyang ma-entry kasi nga kailangan pa siyang i-build. Okay, papaano? So, may shortcut key ako na ginagamit, WinL. Pag sinabing WinL, log off ang ibig sabihin. And then makikita natin yung switch. Not switch user, ha? Switch user. Yan, baka mabola kayo. Switch user.
which user ang pipiliin natin. Okay. And then, may lalabas na two accounts here. The old accounts, client, and then the owner. Ayan. So, may password. I-type natin yung password. 1, 2, 3. And then, enter natin. Enter. Welcome. Preparing for your desktop. So, gagawa na siya ng panibago mong another dimension, another division ng inyong account. Pwede mo i-transfer lahat ng files mo. O yan, so mabilis lang. Pwede mo i-transfer yung mga files mo. Papaano? Halimbawa, gusto ko siyang kunin. Gusto ko nang i-abandon yung account. Ayan. I-abandon yung account na si client. Pasok tayo sa computer. Pasok na tayo dun sa local DC. Titignan nyo yung local DC. Ayan. Nandito yung account na yon. Local DC. And then, pasukin nyo si user. Hanapin nyo. Sorry, ang daming account. Hanapin nyo yung client. Ayan. Ito yung client. Click nyo si client. Tatanungin kayo ng ganito. Medyo may katagalan nito. You don't current have permission to access folder. Ngayon, meron na. So, papasukin natin siya. Continue. Ayan. So, lalabas na yung mga, kung desktop siya, andun yung mga files mo. So, make sure ang gawin mo na lang, kung i-abandon mo naman siya, i-select mo na lang using control and then click yung left click, mic. Ayan. And then, pwede mong i-copy or i-cut yung mga files. Right click, pwede mo siyang i-cut or i-copy. Mamimili ka, pero pwede mo nang i-copy. Kasi pag dinilit yung account, mabubura naman talaga sila. At least meron na kayong duplicate copy ng inyong files. Halimbawa, ika-copy ko siya, gagawa na ako ng folder. Anong folder name? Siyempre yung pangalan ng client para maalala mo or panibagong files na lang kung gusto mo. Okay? Kung hindi naman sa'yo, edi client para hindi malito siya, client na lang. Okay, tapos doon may lalagay yung files niya, enter natin, ipipaste natin yung mga files niya doon. So, parang nag-backup na rin tayo. Parang double purpose na siya. Create account and then backup your account. Or backup your files on a new account. Okay. So, ganun lang po kasimple sa Windows 7. Ang pag-create ng account. So, fresh account pa siya. Wala pa siyang infected. Wala pa siyang nakaka-infected na virus. So, yun yung kagandahan. Once na infected yung account mo, make sure gumawa ka ng panibagong account. Hindi nyo na kailangan magpa-reprogram, magpa-reformat. Yung iba kasi agad-agad, pag na-virusan, ang solution is format, not hindi po siya solution. So, pwede pa tayo, may mga alternative pa po tayo. Maliban na lang kung hindi na talaga magagawa ng paraan, kahit gumawa ka na ng ilang account, pero infected pa rin, dun po papasok yung solution na ipapareprogram na natin or ipapareset na natin. So, dun sa mga computer, hindi po nire-reprogram ang mga ibang computer na mga latest ngayon, yung mga laptop na latest natin. May mga reset sila, reset button para bumalik sila sa default settings nila. Yun. Baka kasi yung iba, ipareprogram, hindi po siya. Reset lang po, which is kaya nyo rin po. Kaya nyo rin mag-reset. Sa sunod na video ko, tuturuan ko kayo paano mag-reset ng inyong computer at para may idea na rin kayo. So, pag nag-reset kayo ng computer, make sure meron kayong application na i-install. Siyempre, pag nireset mo, babalik sa walang application yon para kang nag-reset ng cellphone. Okay, kung nakatulong sa inyo itong video, so, paki-share and paki-like na rin and then subscribe na rin kayo sa channel ko at huwag nyo na rin kalimutan i-click yung notification bell para ma-update kayo sa mga panibago kong video. Marami pa po akong video na pwedeng makatulong sa inyo at makatulong sa iba. And then please support my channel, free knowledge siya, for education talaga, and then patok siya din sa ating sa ating taon na 2020 na gumagamit po ng flexible learning system, patok na po siya sa mga estudyante. Okay, so I hope na maraming idea, maraming panibagong fresh idea na naman. Actually, hindi na siya fresh, pero doon sa mga beginner or yung may personal or bagong computer na ngayon pa lang nagsisimula,
ay fresh sa kanila yan. Salamat po at keep safe everyone. I hope na malaki yung advantage nito sa inyo. God bless. Thank you. Okay, kung tinapos mo yung video at nakatulong sa iyo yung video, huwag kang mahiyak i-share para matulungan natin yung iba para magkaroon sila ng another information doon sa ating mga topic. So, i-share nyo and like nyo na rin. Kung may comment kayo, kung may kailangan kayong itanong sa akin, just write comment on the section on the, para malaman ko kung ano yung mga gusto nyong itanong sa akin. Kung gusto nyo mag-service near lang in Pinamalayan or Oriental Mindoro, able po ako para makapag-service sa inyo. So, ayun po. Yung video po ay para matulungan yung iba, talagang maabot kayo ng information yun. Kasi nga, napakahirap na pong tumawag ng technician sa panahon eh. Although, mahal ng travel, mahal ng transportation. So, this video, kaya niya kayong tulungan on your personal needs about in your technology. So, I hope, please share and mag-iwan kayo ng comment kung gusto niyo pong magbigay ng idea. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. God bless. And